Magandagabi, Oriental Mindoro, ika-29 sa buwan ng Pebrero, taong 2020. Narito na mga pangunahing balitang aming nakalap sa nakalipas na isang linggo. Ito po ang TVNet Weekend Report. At sa ulo ng ating mga balita. Isang dating pulis patay matapos manlaban sa mga operatiba ng Kalapan CPS. Kalapan Port, may thermal scanner na. At Kalapeño multi-awarded contemporary artist na si Mig Salazar kabilang sa NCCA Anilandangal Awardees. At sa detalye ng ating mga balita, bilang bahagi ng Adoption Consciousness Celebration tuwing Pebrero, nagsagawa ang Department of Social and Welfare Mimaropa ng Media Forum upang talakayan ng Republic Act No. 11222 at ang legal na pag-aampon. Hinihikayat ng DSWD ang mga pamilya na sumailalim sa legal na proseso ng pag-aampon upang maprotektahan ang kapakanan ng mga bata at matiyak ang kaligtasan, seguridad at interes ng mga ito. Kung talagang gusto nilang magkaroon ng bata under their care, pwede po silang lumapit sa LGU or sa field office para mag-apply as adoptive parent. Pero isa lang po sa kanila ang pwede. It's either si LGBT or si yung partner niya. Kasi hindi po pwede maging magulang yung dalawa. Pero kapag in-assess po sila ng social worker, silang dalawa po ang i-assess. Pero ang lilitaw na parent, isa lang. Yun po yung ano natin, patakaran sa mga LGBT. Bagamat marami pang kinaharap na problema ang DSWD tungkol sa simulation ng birth certificate, patuloy ang kanilang kampanya upang supuin ito sa pamamagitan ng Simulated Birth Rectification Act. Matapos lagdaan ito ng Pangulo noong February 2019, ipinatupad na ang nasabing ahensyan ang batas sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga katuwang nilang tanggapan. Sa huli sa tema pagmamahal, palaganapin, legal na pag-aampon ating gawin, patuloy na isinusulong ng DSWD ang advokasya na mabigyan ng unconditional love ang mga batang inabandona, napabayaan at iniwan ng kanilang mga sariling magulang. Sa ibang balita, itinilaga bilang bagong officer in charge ng Regional Mobile Force Battalion 4B si Police Lieutenant Colonel Dennis Socelia Bore at opisyal itong naupo sa pwesto 24 ng Pebrero. Panauhing pandangal sa seremonya si Police Regional Office Mimaropa, Regional Director, Police Brigadier General Niserio Obaob na sinaksihan ang formal na pagsisimula ng panunungkulan ni Police Lieutenant Colonel Yabore bilang kapalit ni Police Colonel Romy Estepa. Nagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Yabore sa pagkakataong mapamunuan ng RMFB at kaisang kumilos upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa Mimaropa kasabay ng patuloy na pagtutok sa internal security operations. Tiniyak rin niya na paigtingin paugnayan ng mga tauhan ng RMFB at komunidad na inaasang magbubukas ng maraming oportunidad. I accept this position guided by the examples where we have a shared commitment to protect and serve our community. Whenever we may be assigned, we perform this duty to preserve it, to preserve peace, because without peace, our country cannot move forward. Thus, even if Mimaropa remains as one of the most peaceful region in the country, I will not be lax. That is a vow that I will fulfill under my watch. Samantala, ibinigay naman ni Police Brigadier General Ubaob ang kanyang suporta sa opisyal at sa buong RMFB. Inatasan niya si Police Lieutenant Colonel Yabore na paigtingin ang pagkilos kaugnay sa ISO. Hamonan niya, huwag lamang tuparin ng opisyal ang mga responsibilidad na hinihingi ng kanyang kasalukuyang tungkulin, kundi higitan pa ang kanilang expectations dito. As the Regional Director of this Police Regional Office, I cannot hope less than seeing RMFB to greater heights, especially in the campaign against ISO. And I am ordering Police Lieutenant Colonel Yabore to work hard on this. This is your time to shine, and you need to prove to us that you are worthy of this position, so please do not fail us. Simply, our challenge for Lieutenant Colonel Yabore is not merely to meet the requirements of his position, but also to exceed on our expectations.
We admit, though, that he can only do that when he gets the same or maybe stronger support from all police personnel here. Sa huling bilang kanilang pinuno, tiniyak ng mga kapulisan ng RMFB na ibibigay nila ang kanilang suporta kay Police Lieutenant Colonel Leopore tungo sa mas epesyenteng pagkilos at pagsusulong ng mga programa ng PNP. Inilunsad sa lalawigan ang Magri, isang mobile app kung saan maaaring ilapit ng mga magsasakang kanilang produkto online para mas maging accessible ito sa mga potential na customers. Pinangunahan ang naturang launching ng pamalampalalawigan sa pamamagitan ni PA Dr. Hubert Delor kasama ang Provincial Agriculture Office, PTEDO, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Oriental Mindoro, at iba't ibang partner agencies. Itinuro rin sa mga partisipante kung paano gumawa ng account at paano sila makikinabang sa programa. Dahil waranin ang nilang middleman sa kanilang pagbebenta, maaari nilang iset sa kanilang presyo ang mga bigas at iba't ibang produktong pang-agrikultura kung mas saan kikita sila. Samantala, dahil operational na nila ang mobile app, maaari na itong i-download sa Google Play Store. I-search lamang ang Magri ng Go Negosyo. At isa rin sa features nito ay ang mabilis sa paghahanap ng mga produkto base sa lugar ng mga consumers gamit ang location feature ng app. Sa huli, isasagawa naman nila ang formal grand launching nationwide na naturang mobile app sa darating na ika-4 ng Marso na gaganapin sa World Trade Center. Subalit, maaari na nila itong masubukan ng mga consumers, ganun rin ng mga magsasaka. Antabayan ang iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Pasyal tayo sa lugar na masaya. Sa Jolly Wave siguradong mag-e-enjoy ka. Dahil sa Jolly Wave, sikay mapapawaw, ikay mapapasigaw sa ganda ng lugar. Dahil ang Jolly Waves, mura na maganda pa. Tara na, pasyal na sa Jolly Wave. Jolly. In chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Seryosong pagbabawas ng timbang. Ito ngayon ang adhikain ng mga pulis na lampas ang BMI o Body Mass Index sa normal BMI dahil isa ang pagiging physically fit ng mga pulis ay sinusulong at tinututukan ngayon ni PNP Chief Police General Archie Francisco Gamboa. Ang BMI natin, may formula yan. Weight in kilogram divided by height squared. Pagka ikaw ay nag-fall ng 25 pababa, I think that is still normal. At 24 point something. Pero pag nag-25 ka, that is overweight na yung category mo. And so on, pataas yan ang pataas. Habang tumataas yung BMI mo, nagiging obese 1, obese 2, obese 3. Pagka nagpumalo ka na doon sa obese category, medyo mahirap-hirap bawasin yun. Buwan-buwan ang sasagawang Regional Health Service Mimoropa sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Mateo Hernandez ng BMI measurement sa mga pulis kapag kasi overweight. Walang chance sa promotion. Alinsunod na rin sa kautusan ng PNP Chief at dahil dito, todo ang pag-ehersisyo nila, mahirap man kailangan tiisin. At pagtiyagaan, lalo na ng mga pulis na malaki pa ang pagkakataon para sa promotion. Sa regional office pa lamang, may mga pulis nang nasa kategorya ng obese. Kaya naman kailangan nilang magdoble sipag kung nais pang tumaas ang rango at bilang halimbawa, pinangunahan mismo ni Regional Director Police Brigadier General Miserio Obaob
ang pag-ehersisyo ng mga pulis dito. Maliban sa exercise, marami rin ang abala naman sa sports bilang karagdagang paraan ng pagpapawis. Generally, ang news, maganda ang feedback kasi makikita natin talaga na yung ating mga kapulisan ay very eager na magbawas ng timbang, lalo na nga yung ano. Dahil meron tayong bagong guidelines kasi na kapag ikaw ay hindi normal ang BMI mo, hindi ka na pwedeng mag-schooling. Kung makapag-schooling ka man, payagan ka kung ikaw ay, let's say, nandun ka sa acceptable BMI, hindi ka rin pwedeng graduate unless ma-meet mo yung normal values. But definitely, kung talagang obese ang tawag doon, hindi ka napapayagan. Eh kung hindi ka makapag-schooling, mandatory requirement yan for promotion. Hindi ka mapopromote. So makikita natin sa ating kapulisan, very eager. Ngunit paalala ni Police Lieutenant Colonel Hernandez, hindi dapat biglain ang pagbabawas ng timbang. Aniya, tamang ehersisyo, pagkain at maigting na disiplina ang susi sa pagpapapayat. First, siyempre diet yan. Babawas ka kung yung rice mo ay nag-2 cups ka, i-reduce mo sa single cup ka lang. And then exercise. Proper exercise talaga. Hindi yung bibiglain mo siya na hindi ka kakain, tapos mga ngayayat, mahina ang katawan mo, baka bumigay yung sistema. So, gradual ano lang yan. Kaya lang, disiplina talaga. Kailangan may discipline ka. Tsaka matuto tayo mag-compute. Ilang calories, ilan ba yung dapat intake natin. Tapos pag sumusobra na, okay lang naman na sumobra, provided susunugin mo siya sa exercises. Samantala, maliban sa mga nabanggit, may fitness program rin na pinaplansya para higit na matulungan at magabayan ng mga pulis na kailangan magbawas ng timbang. Ngunit baliwalaan nilang ganitong programa o anumang paraan kung hindi isa sa puso ng pulis ang pagkamit sa normal na BMI. Samadala, dahil sa umaabot sa 30 to 40,000 pesos ang paglalagay ng brace sa ipin, marami na hinganyo sa online selling sa pamamagitan ng do-it-yourself o DIY, lalo na sa mga estudyante. Ayon sa Oriental Mindoro Dental Chapter, samahan ng mga dentista sa lalawigan, ilan na rin ang kanila naging pasyente na pawang biktima ng DIY braces. Paalala pa ng grupo, ang pagtangkilig sa DIY braces ay maaaring magresulta sa pagkalagas ng ngipin. Dagdag pa dito, pwede rin nakaranas ng pamamaga ng gilagid, paglihis ng ngipin, maling posisyon ng ngipin, labis na pag-uga ng ngipin, pagkakaroon ng caries, pagkabali ng ipin, infeksyon ng ipin at iba pa. Sa halipa nila na makamura ay lalong malaki ang nagagastos dahil sa pagpapagamot o pagtaman sa epekto nito. Magpakonsulta lamang sa mga licensed dentist at orthodontist para sa proper standard treatment ng inyong mga ipin. Nagbigay babala naman si Police Major Andrew Cesar Paul Olaguer sa publiko na huwag ring tumangkilig sa mga peking dentista na kalimitang mura o mababa ang singil, kapalit naman aniya ay kapamahakan. With the whole of Mimaropa, we are currently monitoring. Meron kami mga minomonitor na mga personalities, persons of interest. Nagbibuild up lang tayo ng case. Pero just recently, late last year, nagkaroon na tayo ng apprehension, tsaka prosecution, tsaka actual resolution ng case. Nasintensyahan po yung isang illegal practitioner natin. So, meron na tayong naipakulong dito sa Mimaropa. And meron pang iba, actually, ang nagiging problem kasi medyo mailap. Merong mga illegal practitioners na galing sa kabila. Mm. Oo, dumadayo pa dito. So, siguro in time, mahuhuli din natin. Kasi ang nagiging problem kasi, yung pag tinuloy-tuloy yan, kasi nga mura eh. Ang buwan ng Pebrero ay ginugunita rin bilang National Dental Health Month sa Vision of Proclamation No. 235. Sa taong 2020, binigyan ito ng tema na Unite for Mouth Health. Bukod sa mahigpit na pagbabantay sa illegal practice at DIY braces online, matuloy rin ang PDA Oriental Mindoro Chapter sa pag-iikot sa mga eskwelahan upang palakasin ang kanilang kampanya at advocacy kaugnay sa oral health ng mamamayan. Sa ibang balita,
75 Hawksbill sea turtle hatchlings ang pinakawalan sa Barangay San Jose, Bayan na Rojas, kamakailan. Ayon sa Municipal Agriculture Office sa Naturang Bayan, dahil sa pag-aalaga ng mga naturang pawikan at pagbabantay sa nesting sites nito, matagumpay na napakawala na mga baby pawikans. Sa kanilang datos, umaabot sa kabuuan 123 ang itlog na nakita sa pugad nito. Tatlo ang nakitang patay na baby hatchlings, 33 ang dead pipe eggs, at 12 naman ang undeveloped eggs. Ayon pa rin sa MAO, December 25, araw ng Pasko na makitang naging itlog ang inahing Hawksbill sea turtle sa dalampasigan ng Barangay San Jose. Kung kaya inilipat nila sa mas mataas na lugar ang naturang mga itlog upang hindi mabasa ng alon. Dahil rin anila sa pag-aalaga ni Ray Bruna, manging isda, at nag-report sa kanilang ahensya sa nakitang naging itlog na pawikan na alagaan anila ito ng maayos at ngayon ay napakawalan na. Sa huli, dahil kabilang ang Hawksbill sea turtle sa critically endangered na species ng pawikan, muling ipinapaalala ang mahigpit na pagbabawal sa anumang panghuhuli sa mga itlog o mismong mga pawikan. Ang mga mapapatunayang manghuhuli sa mga ito ay may kaparusahan na pagkakakulong na nakasaad sa RA 9147. O sa huli, pinapaalala pa rin ang mahigpit na pinagbabawal ang anumang paghuhuli o pangunguha sa mga itlog ng pawikan. Ganun din ang panghuhuli sa mga pawikan na nakasaad sa RA 9147 o Wildlife Resources and Conservation Act. Ang mga mapapatunayan na mga lumabag dito ay maaaring makulong at magmulta na nakasaad pa rin sa naturang batas. Magbabalik po ang TVNet Newsline. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Illegal na cable mo, putulin na! Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Naisapatas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim at Hensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Kabila na rin ang mga pondohan sa mga babantayan ng otoridad kaugnay pa rin sa paghahandang sinasagawa para sa COVID-19. Narito po ang detalye. Sa patuloy na pangamba sa COVID-19, mahigpit na ngayon binabantayan ng lokal ng pamahalaan ang lahat ng pantalan sa lalawigan. Patunay dito ang pag-iinstila ng bagong thermal scanner sa Calapan Port at ang masusing proseso upang matiyak na masala higit ang mga papasok sa lalawigan. Batay sa report ng City Health Office, kabilang sa kanilang pinangangambahan ay ang mga informal ports o mga pondohan sa lungsod ng Calapan. Isa pa rin na nila itong entry point na hindi nare-regulate o nababantayan ng otoridad. Ayon sa PPA Orienta Mindoro, hindi na nila sakop ang mga pondohan. Dagdag pa nila, hindi rin angkop ang disenyo ng Calapan Port, lalo na ang mga rampa para sa mga bangkang dikatig. Maalon rin sa nabanggit na pantalan na posibleng di kayanin ng mga mangkang dito dumaong. Sa puntong ito, inatasan ni City Mayor Arnan Panaligan ng PSCTMO, Calapan PNP, City Health Office, kasama na ilang konsernadong ahensya na magsagawa ng agarang pagpupulong kaugnay dito sa pangunguna na ni City Administrator, Attorney Adel Abbas. Sa ating City Tribo, sa PST, issue the proper action, di ba? The last thing we need to make with it. Concerned decision, government, police, and police, DOH, PST. Ito ang parang natin i-secure yung kalero ko yun, kalero port, ano? So, well, I understand the concern of the police rin yung maaaring, ano tawag doon, yung big point natin sa ating monitoring. May isang term ba dyan eh? Yung big point, ano? Kung sa border natin nilang ng butas, ano? We will ask si Adele to meet with the separate group
o ano dapat gawin ko sa karera para masarahan yon or ma-secure, ma-monitor. Samantala, kaalinsabay na mahigpit ng pagbabantay, iniatas rin ni Mayor Panaligan ang malawak na information campaign sa lungsod kaugnay sa COVID-19. Ito ayon sa punong lungsod ay bilang paghahanda at pamamaraan upang hindi magpanik ang mamamayan at maniwala sa mga lumalabas na fake news. Sa gitna ng pangamba sa COVID-19, mahalagang sandata pa rin anila ay may sapat na kaalaman, kalinisan sa katawan at kapaligiran at pagiging responsabling mamamayan. Samantala, upang mapabilis ang monitoring sa mga biherong papasok ng Calapan Port, pinasinayaan na ng Pamalaang Panlalawigan Philippine Ports Authority, Oriental Mindoro, DOH, City Health and Sanitation Department, ng iba't ibang partner agencies ang bagong thermal scanner set na magpapakita ng temperatura ng mga biherong dadaan dito. Pinangunahan ni Governor Yumilito Bonds Dolor ang naturang pagpapasinaya kung saan siya mismo ang nanguna sa pagharap sa thermal scanner upang makita kung paano ito gumagana. Pamahalaang Panlalawigan para masigurado natin, una, yung mamamayan natin, safety ang pakiramdam kasi pag pumasok sila dito, alam nila may ganito. Ikalawa, yung hassle na iisa-isahin. Imagine mo kung 50 yan, 100. Nababaralin nyo isa-isa, gano'ng katagal yung matatapos, ikaw nagmamandali. Dahil lang sila kidaan na hindi nila nararamdaman na chine-check na ang kanilang temperatura. Ikatlo, kaya nga may modernong teknolohiya eh. Kailangan naman proactive action ng pamahalaan. Eh sabi ko, ang pamahalaang panlalawigan, dapat mag-take ng precautionary measures para masigurado natin ito. At ito ay isa sa mga nakita nating interventions. At nagpapasalamat ako na yung kumpanya may available agad, ay nag-emergency purchase ang pamahalaang panlalawigan para dito. So sa PPA natin, kaya nang bahala dito na, PPA police natin, i-implement nyo ng tama. At yung ating taga-DOH at saka taga-provincial health office tao natin, maraming salamat sa inyong pagsatsaga. Alam ko, very hazardous din sa inyo itong ginagawa nito. Para sa mga biyaherong nakasakay sa kanilang mga sasakyan, isa-isaan nila silang ini-scan gamit ang manual scanner na itinututuksan noon ng mga pasahero upang malaman ang kanilang temperatura. Kalakip nito, isa-isa rin nilang tinatanong ang mga pasaherong dumadaan kung may travel history sila sa abroad at mag-fill up ng form para sa karagdagang impormasyon ng kanilang pagbiyahe. Samantala, naturang thermal scanner set ay kinuha aniya sa emergency fund the provincial government na nagkakalaga ng 395,000 pesos kasama na ang TV monitor at tripod na maghahawak sa naturang thermal scanner. Sa huli, inaasahan naman ang Pamahalaang Panlalawigan, DOH at mga partner agencies na pakikiisa ng bawat biyahero sa naturang protocol. Sa pagsunod sa naturang proseso, mas mapapadalian nila ang monitoring ng kalusugan ng bawat biyaherong papasok at mas malaki rin ang tsansang maiwasan na tuluyang hindi makapasok ang COVID-19 sa Mindoro at sa buong bansa. Sa ating police report, patay na ng ilabas sa kanyang tahanan sa number 11 Gusar Street, Barangay Libi, si dating Police Staff Sergeant James Labto Patulot matapos sumunog manlaban sa isa sa gawasan ng search warrant operation ng Calapan City Police dahil sa pag-iingat nito ng ilang kalibre ng baril sa kanilang bahay. Sa bisa ng search warrant ay ini-issue ni Municipal Trial Court in City's Judge Ana May Abuhayon noong February 20, inatasan nito ang Calapan CPS na agad na ipatupad ang operasyon sa bahay ng suspect. Isinagawa dakong alas 4:20 ng hapon noong February 26 na mataan ng mga operatiba na papasok na ng bahay na katapat lamang ng barangay hall ang suspect upang isilbi ang search warrant. Nang matunugan nito, napapalapit ang kapwa polis ay agad itong kumaripas ng takbo papaloob ng bahay na sinundan ng mga operatiba at ilang saglit ay narinig na ang putok ng baril. Limang tama ng bala ang tumapo sa buhay ni Patulot sa loob ng kanyang kwarto kung saan nakita din dito ang isang kalibre 45 na baril at mga basyo. Nang ilabas na ang bangkay ng suspect, dito na pumasok mga kagawad ng Calapan CPS kung saan nakita pa dito ang isa pang kalibre 38 na baril na kargado ng apat na bala. Dating Pulis Maynila ang suspect na may ranggong staff sergeant at ito ay nag-awol dahil di umano sa pagkakasangkot sa napatay na dalawang kapwa pulis. Matagal na ding inireklamo ito ng ilang mga residente dahil kapag lumalabas ito ng kanyang bahay ay may palaging bit-bit na baril kung kaya't takot ang karamihan dito.
iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. Alright, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Premium quality, best price. Available na! Cool, panalo sa lamig, panalo sa tipid. Available na! Muling ginunita ang mga mananampalatayang Katoliko ang araw ng Apo, Ash Wednesday, sa gitna ng pangamba ng COVID-19. Base sa pinalabas ng CBCP Circular No. 20-06, sa halip na ipahid sa noo ang Apo ay maaari itong ipudbod o ipatak sa ulo ng mga mananampalataya. Alinsunod pa din ito sa tradisyonal na pamamaraan na pagbabautismo kung saan sumisimbolo ito sa pagsisisi sa kasalanan. Ang abong ginamit dito na pantanda o marka ng krus ay mula sa abo ng mga binasbasang palaspas ng nakalipas na taon. Muli sinasariwa ng bawat isang Kristiyano ang katagang sa abo ka nagmula, sa abo ka magbabalik. Sa lungsod ng Calapan, marami nagtungo sa simbahan habang ang mga estudyante naman ay sa loob na ng kanilang mga paaralan nagdaos ng misa at pag-aabo. Inaasahan na rin na ito ang pagsisimula ng pag-aayuno ng mga Kristiyano sa pamamagitan ng di pagkain ng karne at sa ilan naman ay ang pag-iwas sa anumang bisyo at anumang kasiyahan. Samantala, ayon pa rin sa CBCP, habang nalalapit ang pagsisimula ng Lenten season, bagamat pinapalalahanan ng mga Katoliko Romano
ng pagbabalik loob at pagpapalakas ng pananampalataya, kaakibat ang pag-aayuno at pagbibigay sa kapwa. Pinapaalala rin ang Simbahang Katolika ang tamang pag-iingat sa sarili laban sa coronavirus disease. Sa ibang balita, ginawara ng pagkilala ng National Commission for Culture and Arts sa 12th Annie ng Dangal ang Kalapeño at Mindoreño international artist na si Alan Ray Salazar o mas kilala bilang Mix Salazar kasama ng 52 pang Pilipino, 26 ng Pebrero sa Rizal Hall ng Malacañang Palace kung saan panauhin pandangal sa okasyon si President Rodrigo Duterte. Sa pangunguna ni NCCAA Chairman Arsenio Nick Lee Sasso, pinarangalan ang mga Filipino artist na nagkamit ng pagkilala sa labas ng bansa na nagdaang taon. Noong 2019, si Mix Salazar na isang multi-awarded contemporary artist ang kauna-unang Filipino international artist na tumanggap ng Gold and Marble Trophy of the Bust of Pablo Picasso Prix International d'Art mula sa Italian Academy of Art in the World Cultural Association sa Teatro Apollo List, Italy, at ang naturang pagkilala ay ilan lamang sa international recognition sa natanggap nito dahil sa kanyang mga mahuhusay na obra. Nagmula sa 6 na larangan ng mga awardees ng 6 ng Dangal ngayong taon. Isang artist sa architecture and the allied arts, 17 sa cinema, 7 sa dance, 3 sa literary arts, 8 sa music, at 16 sa visual arts kung saan kabilang si Salazar. Ang 6 ng Dangal o Harvest of Honors ang isa sa mga tampok na aktibidad ng National Arts Month na ipinagdiriwang tuwing Pebrero sa bisan ng Presidential Proclamation No. 683 na nilagdaan noong 1991. Samantala, maliban sa 6 ng Dangal, kinilala rin si Mig Salazar bilang Ambassador of Goodwill USA ng Global Artists Creative Collaboration for Empowerment. Iginawad rin ng araw na yon kay Mig Salazar ang Gatche Coat of Arms pa rin na simbolo ng pagiging Ambassador of Goodwill USA at sa pangunguna ni na Bernadette Escalona, founder at chairman ng Gatche sa Maynila. Ang karangalan na natamo ni Salazar ay hindi lamang para sa kanya bilang isang artist, kundi para na rin sa mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga Kalapeño at Mindoreño na magsisilbing inspirasyon sa iba pang artist para magpatuloy sa pagsusulong ng sine. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube at time lamang po ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kalipunan ng mga balita na kaharap ng Newsline Staffing Group para sa buong isang linggo. Para po sa inyo mga comments o suggestions, mga balita at informasyon na nais nyo iparating sa aming programa. Tumawag po lamang sa TVNet Hotline sa numero bilang 0432884240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo katid sa mga Mindoreño. Ako po muli si Jake Virena, nag-iwan sa inyo na isang maganda at mapayapang gabi. Maraming pong salamat sa inyo ulit sa aming pagsubaybay.